hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Pa-cleaning si Nicole, pati ako. So, inom muna kami ng pampalamig. Habang inihintay namin si Nicole. Welcome back to another vlog pala mga kalalabs, no? Hindi ako nakapag-entro. So, itong coffee shop na to malapit lang sa dental clinic na pinuntahan na. So, nag-order lang ako ng aking coffee. Sila yan, no? Ano lasa? Patingin niyo pa lasa? Sure ka? Masarap! Masarap, luka-luka ka. Patingin mo yan sa'yo. So, this one is lemon. Haluin mo para this one is peach. Sarap! Lasang peachy-peachy. Try mo. Parang kapuchino na lang po ito. Parang kapuchino na lang. Yes po. Salamat po. Next stop namin, ukay-ukay. Ayan, magsha-shopping daw si Ote. Anong napili mo, Ote? Tops. Tops ka short. Ito namang isa, naghahanap ng pantalon. May magkakasya ba sa'yo? Ito, ano bang size mo kasi? 20 what? 25. Tingnan natin yung 25 dito. Dito ka magtingin, meron siyang sizes, Ukay-ukay. Tapos na si Nicole, ako naman. Ako naman ang susunod. Tapos na kami mga kalalos, pero parang babalik kami tomorrow. So, Tesoro Dental Clinic. The best. Punta kayo dito. May naghahanap sa'yo, Ning? Sino? Yung mga viewers mo. Nasaan na daw? Saan ka na daw mag-vlog? Nabangan niya daw. Siya naman yung kadate ko ngayon. Namamahinga for it. After 1 year na daw siya babalik. Anyway, meron siyang order dito. Wagyu sizzling na ano yan? Wagyu Japanese daw. Tapos ako ito, kasi ito yung na-miss ko. Ayan, kain po. Kain. Nandito kami ni Eden sa Red Ribbon. Bumili kami ng cake. Paborito ko ang Red Ribbon eh. Pati si mama ko, nung buhay siya, Red Ribbon din. Sarap oh. Moist chocolate slice. Meron pala silang Insay Mada dito. Sayang. Nakabili na kami ng cake. So, ito yung mga cake nila, Bumili kami ng red velvet. Hindi namin alam kung bakit kami bumili, pero red velvet. Gusto ni Adenel. Kaya yun yung ating binili. Kunti lang kasi yung flavor nila, Chocolate, mocha, red velvet. Parang same-same lang, but different. Dineng, nasa na naman tayo? Dito naman tayo sa aking new business. New business? Andito kami sa It's fabulous. Magpapaspa kami ni Edinel. Kasama namin si Jessica. Aesthetic spa. After kami bumili ng cake, aesthetic spa naman kami. Ang mura ng massage dito. Pupunta dito is aesthetic. Aesthetic. Ang mura ng massage nila dito, ₱280 one hour. O, diba? From 9 a.m. to 6 p.m. daily. ₱280. Ang grabe, ang mura. Dito na tayo magpamassage sa It's Fabulous! Tingnan natin kung maganda. Relaxing time. Wow naman. Okay, dito yung loob niya. Ay, salamat po. Thank you. Ay, okay po. Kailang i-vlog ko lang yung kapatid ko po na. Hello? Ready? Ay, madilim pala, be. Okay. Ayan, lamig. Kasi nyo yarn, madilim. O sige, balik na ako dito. Hello po, te. Thank you po. Ano na, magkwento ka na. Ang saya-saya niya. Agi. Uy, ano yan? Ano po yan? Ano po yun? Sabihin mo sa kanila. Happy po ako, kamo. Happy ako. Happy po ako, kamo. Uy. Kasi pa ulit yung damit mo. Yellow.
Nagkikwento siya. Oh my God! Ano? Ano? Anong sinasabi mo? Uuwi na kami? Uwi na po kami, Lolo. Uwi na kami mamaya. Sige. Ay, sulpong su... Sige, iyan na yung hukmo. Uwi na kami na. Mamaya na. Behave na. Kikwento siya eh. Good morning, mga kalalabs! Hindi na po ako nakapag-continue ng vlog ko yesterday. Kasi nung nagpa-massage kami, na-enjoy namin siya. So, gabi na rin kami natapos nun eh. Ay, ba't ang ingay-ingay naman ng bibi? Ba't ang... Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Oh my gosh! Anong nangyari? Nagkape ka ba? So, ano masasabi mo sa massage kagabi, Dineng? So amazing. First time pala nila, natawa ako kasi pinapasok sila dun sa ano, tapos sabi nila, ma'am, mag-ready po kayo. Pagpasok ng masahista, ma'am, tanggalin niyo po yung damit niyo. Imamassage sila kasi pag wala yung, di ba, pang pap-massage ka, yung damit, tatanggalin. Tapos sila, hindi pala nila alam. First time kasi nila. First time nila. Iyak na yan. Iiyak na yan. Nagkikwento tong ano. Alam nyo, sobrang mura nung massage doon. So, 280, meron siyang pataas 350, mga ganun. So, para sa akin, mura siya, no? Pero, syempre, may iba na sabihin. Para sa'yo, mura yon eh, kasi ganito, ganyan. Sa Canada kasi, mga kalalabs, mahal po ang massage. Sobrang mahal. Mga mo. Sobrang mahal ng massage sa Canada. So, yung 280 para sa akin, mura na yon. Less than $10. Nangyari dito sa anak mo? Nagkikwento? No? Oh, tayo lang kausapin ko muna to, no? Happy birthday to you. Gusto niya yung damit ko. Hindi niya yung damit ko eh. Magsalita tayong ganon. Bakit? Ano, mamimiss ko yun si Tantan. Uuwi na si Tita na. Uuwi na si Tita, mamimiss ko si Tatong Tantan natin. Ay, nagkukwento tayo lang, kakwentuhan namin siya eh. Tagalaban na si Mama Faye. Taga-alaga pa. So, huwag nyo nang pansinin si Tantan dahil ganyan talaga yung istura niya. Pugi niya. May time na ano siya. Pero ngayon dahil, alam mo na, irritable ang lolo. Ang pugi naman yun. Uy! Ay! Ang pugi naman yun. Uy! Mansit! Ay, shush! Mansit. Amoy melon ka na? Dito kami sa silong ng Sampaloc. Sa SP kami, SP, hindi so, SM. Yes, and then, ewan ko ba sa Batang Ere, bakit ganyan ang peslak? Wala talaga, Kiji. Awa. Ano? Tawa ka naman, amahal. Tawa ka na. Kanina tawa siya ng tawa, eh ngayon. Naubos ang energy mo. Dito yun yung didi niya. Dito yun si mama niya. Hoy, ano ba yan? So ayan, napakaganda ng paligid here. Ayan, makikita niya naman, di ba? So maraming kambing. Wala na, pinastol na yung kambing. So pato ang makikita niyo. Yung ganyan na style, ganun ang gagawin namin doon sa ano. So ayan, naglalaba kami. And then, andito na rin yung modran niya. And then, ayan na, magme-melt na. Like mother, like baby. Like son. Pa.
maniligo na ba sige? Kasi amoy melon na to eh. Good morning, mga kalalabs. Karutong ito ng vlog natin kahapon at nung kahapon at ng kahapon. Hindi na ako nakapagpatuloy ng vlog ko, mga kalalabs. Grabe. So, after kami naglaba, naligo syempre, nagpahinga. Tapos, lumabas kami kahapon. Hindi na ako nag-vlog kasi na-vlog ko na yung spa. So, bumalik kami dun sa spa. Nagpalinis sila, idinil ng kuko. Tapos, ako nagpa-facial. And then, nagpatanggal ako ng aking kulugo sa paa. So, mayroon kasi akong kulugo sa paa. Nakita, kasi nagpa-foots pa ako. Nakita ni kuya. Sabi niya, ma'am, mayroon kang kulugo sa paa. Tanggalin natin, sabi niya. So, ang ginawa nila, isinunog nila yung aking kulugo sa paa. Ayaw ko na ipakita sa inyo kasi, di ba? Siyempre, alam niyo na yung kulugo. So, sabi niya, lumalaki, ma'am, tanggalin natin, sunugin natin. So, ang ginawa niya is, ilagay ko yung dito, video dito sa screen kasi may binidyo si Aiden nila kahapon. Takot na takot ako kasi meron siyang anesthesia na ilalagay. Tapos next is para hindi mo maramdaman yung sunog, yung pangsunog doon sa kulugo. Sobrang the best nung spa na yun, punta kayo. Pero sobrang busy din nila. Medyo na-aanad sila, yung parang nagugulan sila sa booking, mga ganun. Kasi meron silang walk-in, tapos meron silang booking, yung by appointment. So much better na pagpunta kayo dun sa Spabulous Spa dito sa Alamino City, is magpa-book kayo para kayo yung priority, kayo yung mauna. So nag-walk-in kami para magpa-book, tapos basta magpa-book kayo. Kasi much better. Sobrang busy doon. So, ang ginagawa nila doon is nails, massage, facial, kung magpapatanggal kayo ng kulugo, meron din. And you can check out their Facebook page. Meron silang mga branches, pero hindi ko alam yung iba. Yun yung nakita ko nung unang pauwi namin dito sa Polo, dito sa bahay ni JJ. Sabi ko, ay, gusto kong magpa-spa doon. Tinry namin. And napakamura po ng kanilang ng spa. May eyelash extension din sila doon. Yung eyelash ko, pinatanggal ko na kasi sobrang sumasakit. Yung eyelash extension ko kasi, pinagawa ko siya sa Manila. And nung tinatanggal ni ate, sabi niya, ma'am, ang tigas ng nilagay na eyelashes sa'yo. So kaya pala tumutusok sa mata ko, naiirita ako. Yung pala, aesthetic na eyelashes daw yung eyelash daw yung nilagay sa mata ko, kaya yun. And then pinatry sa akin yung sa kanila, ay the best yung nila, yung eyelash extension nila. Para lang siyang regular na eyelash mo. So if ever na magpapa-eyelash extension kayo doon, punta kayo doon. Mura lang din siya, nasa 680 pesos yata yung regular pataas. So hindi siya aabot ng 1,000. So try nyo, maganda doon. Hindi na ako nagpalagay kasi baka mamaya papatanggal ko rin lang naman kasi alam niyo, pero na-attempt ako yesterday. Sabi ko parang gusto ko ulit magpalagay kasi tinanggal yung yung dati. So sabi ko, gusto magpalagay ulit. Palagay kaya ako, parang ganun-ganun iniisip ko. So anyway, hindi na ako nagpalagay pero baka na naman yung utak ko magpalagay ako, no. Pero ayun na nga. So today is our last day here in Polo, dito sa bahay ni Jessica. Uwi na kami sa bahay. So marami po ako nababasang comment. Kasi 'di ba nag-book kami ng resort, parang transient house. Tapos hotel, nag-hotel kami, tapos dito kami kay Jessica. So marami nag-comment na, wala na ba kayong bahay? Bakit diyan kayo tumitira, ganito ganyan? Bakit di kayo umuwi dun sa bahay niyo, ganito ganyan? So ito po yung katotohanan. Sasabihin ko na po sa inyo na yes po, wala na po kaming bahay. Kaya nakikitira na lang po kami. Charis. Charis lang yun. Joke-joke lang. Anyway, uwi po kami sa bahay. Meron pa po kaming bahay. Iniba ko lang yung namin this time. Yung parang gusto ko maiba yung Christmas celebration. Maparanas ko kila Papa na mag-stay sa ibang lugar. Alam mo yon. Yung parang kasi ilang years na rin kami nag-Christmas doon sa bahay. Sabi ko, para may iba naman, gusto ko mag-celebrate sa ibang lugar. So, ayun. And, pumashare lang din kami dito sa bahay ni Jessica para ma-feel din yung bahay niya. Ganun, diya. So, tsaka kay Tantan. And now, mamaya, uwi na kami ni Idinel. So, yun yung ating pa-plan. But, coffee time muna kami. Magbe-breakfast. Tapos, maliligo. And, aalis na kami. Yung mga gamit namin, pinick up na ni Lord kagabi. So, konti na lang yung backpack na lang yung gagamitin namin ni Edenil. And then, si Nicole,
si Iyay tapos si Ute, ayaw pa nilang umuwi doon sa bahay kasi nga wala sila daw masyadong kalaro doon. So sabi nila, mag-stay muna kami dito mama, sa New Year na lang kami uuwi. So ipapapick up ko na lang sila sa, kailan ba yun? December 31, tomorrow. Sabi ko, sige, iwan ko na lang muna kayo dito. Kasi sa totoo lang, dito walang wifi. So walang wifi si Jessica. So nakikipaglaro sila sa labas. So kung may wifi, lagi lang sila daw sa bahay. Sila Ute, tsaka si Iyay. Si cellphone, di sila nag-uusap. So yun po yung realidad ngayon ng mga kabataan na nakakalimutan din nilang makipag-usap sa ibang tao, sa mga ibang bata, makipaglaro sa ibang bata kasi nga sa wifi. So sabi ko, sige, maiwan na kayo dito para, alam mo yun, hindi laging sa wifi yung life nyo. So bumili si Jessica at si Jerry kagabi ng pandesal kasi malayo sila sa bayan. I think 20 minutes away, no? 20 minutes away. So, bumili sila ng pandesal. Ayan. Iniinit naman ni Aling Idinel ang kanyang pandesal. Uy, ang bango. Sinunog niya po. Grabe. Magpainit. Malakas kasi yung apoy mo, girl. Kaya ayan, sinunog niya. May butter pa ba? Alam ko may butter pa akong binili nung nakaraan eh. Ayun, may butter pa. Pahingi ako ng plato din yun. At saka kutsara. Yung patito, yan. Masarap kasi sa pandesal po ang merong ano. Si Papa pala umuwi na. Sabi niya, uwi na ako. Doon na ako sa bahay kasi wala din siyang wifi. Hindi niya makausap ang kanyang girlfriend. Sabi niya, uwi na ako. Wala akong wifi dito. Bored siya. You see? Pati si Papa ko na ano, na supposed to be is nakikichika, nakikimingle sa amin. Gusto wifi. Diba? Kayo talaga. Manood kayo ng rewind movie. Hindi ko pa napanood, pero nakikita ko yung mga kwento ng ano, nakapanood na sobrang ganda daw ng rewind na movie. So, before... Can you please put that one? Yeah. So, before kami umuwi ni Nicole sa Canada, papanoorin namin yung rewind. Kape po, ang sarap. Yeah. Ay, wala si panahon na. Ang sarap. Tinaman naman si Jessica, the new look of Miss. Turn around! You're banded! Hindi pa ako nagpa-reban. Never. Mm-mm. Pero ang ganda, oh. Diba? Rebanded! Shimmering! Shimmering, splendid! Lorna Tolentino ng Polo Alameno City. Naging artista dahil sa buhok. Ayan, kain po, kain po. And then, mag-end na rin po ako ng vlog. I-continue ko po yung vlog ko mamaya. So, dahil putol-putol na po yung vlog natin. Thank you po sa pakikinig sa ating kwento dito sa Kalalabs Family. So, sa susunod na vlog, kami ay mag-grocery ni Idinel. May bata na ba? Ah, oo. Ang sarap. Okay, thank you all for watching. Sana po ay na-enjoy nyo yung simpleng vlog natin. If you enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. Ring the bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye! Hold up, bye.